name is Sinjin Reyes, and welcome to The Score. Today, it's all about men's volleyball. Let's welcome our first guest, our Adamson Soaring Falcons. Ayun naman! Pataas yung pitch nun, ah. So, ibig sabihin, pataas ang soar ng Falcons this year. Tama ba? Tama. Excited na ba tayong lahat sa UAAP Season 82? Yes. Parang hindi ko na feel yung excitement. Gaano tayo ka-excited sa UAAP Season 82? 100%! Siya lang ang excited. At dahil ikaw ang excited sa iyo, ako magsisimula sa aking mga tanong. Welcome first to the UAAP, syempre sa iyo, Mr. Casas. At syempre, ang una nating tanong ay, gaano nga ba ka-pressuring itong upcoming UAAP season para sa Adamson Falcons? Syempre, as a rookie, pressure talaga. Kasi ngayon season na to, may nawala sa amin nung, di ba, nung player pa nung last season. Tapos, yung nawala, yung ace player pa. So, ngayon, yung paghahanda talaga ng Adamson is more on defense talaga. Doon talaga naghanda yung Adamson. George, this upcoming season, last season, syempre, fourth place ang itinala ng Adamson Soaring Falcons. And this upcoming season, I'm sure it's going to be an exciting match. Anong naman ang masasabi mo tungkol dun sa mga makakalaban nyo this upcoming season? Siguro para sa akin, kasi UAAP na to, so kailangan maging all out na. So, 100% talaga yung makikita nila sa Adamson ngayon. And syempre, for defense, dun kami kilala. And di naman kami ganun kalakihan na mga player. And yun, this coming season 82, magiging ang laban. Parang madugo ba kung saan. Labang kong labang. Yes. Last kick. Last kick, yun ang fight talaga, yes. Till the end. Gaano kahirap? Kwento mo naman sa amin yung pinagdadaanan ng isang Adamson Soaring Falcon every day. Nung Christmas vacation, talagang kinatsaga kami ni Kuya Yude na mag-training ng umaga, tapos mag-training pa kami ng gabi. Tapos sa weekends naman, talagang tumatakbo kami sa CCP o Luneta. Basta parang hindi kami ma-stop. And with all that preparation, syempre Leo, may bago kang role na inatas sa'yo this year. Syempre, starting this UAAP, ikaw na ang bagong kapitan ng, yes, Adamson Falcons. May pressure ba sa likod mo as the new captain? Sa tingin ko, di naman mawala yung pressure. Pero yung pressure na yan, i-enjoy ko. And siguro privilege yung pagiging captain ball ko kasi may nakita si Cole sa akin. Speaking of the games, another exciting change this upcoming UAAP season ay syempre yung pagbabago ng schedule. At kitang-kita ko yung reaction ni George agad doon na parang, yes! Bakit ka na pa yes, George? Ano nga ba ang feelings nyo about the new schedule that the men's volleyball had? Syempre, nabibigyan na rin ng pansin yung men's volleyball ngayon. Kaya siguro, ganun ka ano yung feelings ngayon na hindi lang sa women's nagpo-focus, pati sa men's na rin. Mapunta naman tayo sa mga makakalaban nyo this upcoming season. At ang tanong ko lang naman ay, kanino kayo pinaka-excited or sinong player yung pinaka-excited kayo makahirap on the other side of the court? Sisimulan ko, syempre, kay Leo. Leo? Sa akin, FEU and NU. Bakit? FEU tsaka NU? FEU, mabibilis gumalaw, maraming plays. Tapos NU, matatangkad. Magaling sila sa blocking. So, dun matitest yung atake namin sa depensa namin. Yun, sa parang every season, sila talaga yung, parang nasa-challenge kami. Pag nasa-challenge kami, mas ginagana kami maglaro. Mas lumalabas yung laro nyo, no? Pero punta naman tayo sa Adrian. May player ba na pag nakikita mo sa kabilang side ng court, parang nako, kailangan bugbug tayo sa palo today. Meron po kasi yung mga teammates ko nung high school na sa FEU. Sila Jude Garcia, JP Bugawan. Ano mo dun yan? Contemporary. Tapos teammate ko sila simula first year high school ako. Parang pinagandaan ko sila para pag nakita-kita kami sa court o sa UAAP na, parang magkakaibigan kami, pero dapat magpakita rin ako na nandito ako sa Adamson, ito ako. Kina-challenge ko yung sarili ko. At para sa'yo naman, sino yung parang, or mayroon ka bang dating teammate na parang magiging kalaban mo na ngayon? Yeah, I have. Joshua Ritamar. Yes! Laban na, diretso talaga. Yes, I have. Ganun. Si
Si Joshua Retamar po and si Nico Almendros po. Naging ka-teammate ko po sila palaro. And si Retamar po, naging teammate ko po siya. Two-time ko po siya naging teammate, which is Takaa, palaro. Yun po kasi yung region meet dun sa region. South. Sa Laguna ito. Na. Kaya excited po ako na makakaharap ko ulit po sila ngayong season. At ano, may bala ka na bang gawin pag nakaharap mo sila sa kabilang side ng court? Pag nakita mo sila sa kabilang side, naku, ayoko yung mga ganyang ngiti. Huwag ibig sabihin yan. Makikita na lang po natin yan sa UAAP. So dapat, pag NU kalaban, itututok na namin yung camera sa'yo agad. Yes po. Gusto ko yung mga ganyang sagot. In fairness sa mga rookies kasi napaka-optimistic ko, di ba? Lagi tayong positive. Oo, syempre. At speaking of mga palaban, syempre, punta na tayo dun sa pinakapalaban sa lahat. Mr. Labang, sino nga ba ang ano mo, ang gustong or excited ka na makatapat this upcoming season? UST, FEU, tsaka NU. UST ay, kasi... tinuhog. UST kasi parang naging rivals na rin namin sila. Kasi nga, diba, palagi namin silang kaanuan sa Final Four. So, yung papasok na ng Final Four sa dulo, dun kayo nagkakaano. So, sila yung, ano na, parang pag sinabi mong, ah, UST. Kasi ilang beses na rin nila kaming tinalo eh. Uni Games, tapos ilang last season, season 80, di namin sila naisahan. So, kailangan maging diretso kami. So may hugot pala to. FEU kasi ano eh, sarap kalaban, malalaki. Yung parang challenging yung blockings nila. Kanino ka pinaka na-challenge doon sa blocking? Bugawan. Tsaka si Jude, mga matataas ano eh. High leapers kasi. Sa NU naman, ano eh, naging problema lang last season kasi talagang solid talaga yung team na yun. So, pero ngayon, humanda na sila kay George Labang. Hindi naman, lalaban. Yung baga, focus muna kami sa goal namin na one at a time lang. Balgarong yun. Para makuha namin yung goal namin. At yun naman yung goal ng lahat ng team dito sa UAAP. At sabi nga naman ni Coach Doming sa akin kanina, bilog ang bola, kahit anong pwede mangyari, naiisa nyo nga yung defending champion last year. Pero bago namin kayo pakawalan, syempre, this is the time, Leo, para anyayahan nyo ang Adamson community na supportahan ang Team Adamson this upcoming UAAP Season 82. In-invite namin ng buong Adamson community na sumuporta and magtiwala sa amin ngayong season. And nagpapasalamat din kami sa binigay yung suporta and tiwala sa amin buong taon. And ngayon na yung season namin, so pagtsatsagayan namin every game and para masuklihan namin yung bigay yung suporta sa amin. Pero ito, bago ko kayo pakawalan, syempre isang malakas naman na Adamson cheer muna dyan from you guys. 3, 2, 1, go! Falco, let's go! Falco, let's fight! Falco, let's go and win this fight! Yun naman. At kitang-kita ko, tuwang-tuwa si Coach Doming sa background sa nangyayang ano, pag-cheer ninyo. Pero ito, good luck guys. At we're all excited for what's to come in this upcoming UAAP Season 82 for the whole men's division of UAAP. But we'll talk more men's volleyball when the score returns. Excited po. Yun. Siyempre, iba ano eh. Pag UAAP, ibang usapan kasi. Tapos UST ka pa. Kumbaga, pagdating sa volleyball, talagang susubaybayan talaga. Ganun. Sobrang excited ako kaya abangan nila kung anong mapapakita ng UST ngayon. Yeah.